Magandang buhay mga kaibigan, naritong muli ang inyong matinikas ang Musikero Channel upang magbahagi na naman ng kaalaman sa larangan ng matematika. Ang ating pag-uusapan is factoring, sum and difference of two odd primes. Pero bago magsimula, mga kaibigan, baka naman kung pwede lang, kung maaari lang, pakisubscribe na muna ng ating channel, pakipress ng bell button at ng like button. Nang sa gayon ay lagi po kayong updated sa aming mga videos. Ngayon ay maaari na nating simulan ang ating sesyon. Sum and difference of two odd primes. Bilang panimula, ito ang ating unang halimbawa. We need to determine the factors of x to the 5 plus y to the 5 for our solution. Ano nga ba ang fifth root ng x to the 5? Ang ating sagot is x. Ano nga ba ang fifth root ng ating y to the fifth power? Ang ating sagot is y. Parehong fifth root ang ating inanap sa parehong term dahil parehong 5 naman ang kanilang mga exponent. Ang x to the 5 plus y to the 5 is actually may mga factors na ang isa is binomial at ang isa naman is a polynomial. Para sa ating solusyon, una natin hahanapin ang ating binomial. Kung kaya't lilika ako ng set of parentheses para sa ating binomial. Ano nga ba ang isusulat ko sa ating binomial factor na yan? Una sa lahat, bring down x. And then, kukopyain ko lamang ang sign ng positive y to the 5, which is actually the second term of our given. Bring down positive. And bring down y na fifth root ng y to the fifth power. Nahanap na natin ang ating binomial. Ang ibig sabihin, polynomial na lang ang ating hahanapin. X to the 5. Ang ibig sabihin, may limang x na kapag minultiply natin lahat is equal to x to the 5. May isang x na tayong naisulat sa ating binomial. Ang ibig sabihin noon sa ating polynomial, apat na x na lamang. Ang y to the fifth power ay katumbas ng limang y na kapag ating minultiply, y to the fifth pa rin. Meron na tayong isang y sa ating binomial. Ang ibig sabihin, apat na y na lamang ang ating kailangang may sulat sa ating polynomial. Pero paano ko ba isusulat ang tiga-apat na x at y sa ating polynomial? Tayo nang magsimula sa x. From left to right, magsusulat ako ng apat na x. 1, 2, 3, 4. Gayon din kay y. Kaya lang, magsisimula ako sa panglimang term ng ating polynomial. Ang ibig sabihin, sa dulo. From right to left, magsusulat ako ng apat na y. 1, 2, 3, 4. From left to right, count down tayo. 4 down to 1 sa lahat ng mga x. 4 as an exponent. 3, 2, 1. Sa lahat ng mga y, from right to left, count down din tayo ng 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. At dahil ang pangalawang term ng ating binomial is positive, ang ibig sabihin lahat ng mga terms natin sa kabila. Alternate lang ang mga signs. Ang x to the 4 is positive. X cube y, ang sign nito is negative. Sa pangatlong term is positive. Negative ang pang-apat at positive naman ang panguli. Ang ibig sabihin yan, ang mga factors ng x to the 5 plus y to the 5 is equal to x plus y times x to the 4 minus x cube y plus x square y square minus xy cube plus y to the 4. At yan ang ating final answer para sa ating example number 1. Example number 2. Determine the factors of x to the 7 minus y to the 7. Parehong 7 ang mga exponent ng ating given binomial. Ang ibig sabihin niyan, hanapan natin ng parehong root ang dalawang term.
Parehong seventh root ang ating aanapin. Ang seventh root ng x to the 7 is x. Ang seventh root ng y to the 7 is y. Siyempre, para sa factors ng x to the 7 minus y to the 7, may isang binomial at isang polynomial. Magsisimula muna tayo ngayon sa ating binomial. Ano nga ba ang susulat ko sa ating binomial? Bring down x, bring down negative sine of our second term of x to the 7 minus y to the 7, bring down y. May tigisang x na tayo sa ating binomial na x minus y. Actually, 7x ang kailangan natin at 7y. Dahil may nakasulat ng tigisa sa ating binomial, kailangan na lamang natin ang 6 na x at 6 na y. At ganito ang pamamaraan ng pagsusulat. From left to right, magsusulat ako ng 6 na x. Dahil nga may isang x na tayo sa binomial, kaya 6 na x na lang ang kailangan. From left to right, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naisulat ko na ngayon ang 6 na x. Magsusulat naman tayo ngayon ng 6 na y from right to left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngayon naman ay countdown tayo. 6 down to 1. With respect sa lahat ng x from left to right. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Same thing with y, kaya nga lang from right to left. With respect sa lahat ng y, countdown pa rin tayo. 6 down to 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. At dahil alternate ang mga sign ng ating binomial, positive-negative, ngayon naman, kapag ganyan ang kondisyon, lahat ng mga terms natin sa ating polynomial, puro mga positive ang sign. Kaya plus, 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 plus. Finally, ang sagot sa ating given problem na x to the 7 plus y to the 7 is equal to, yan ngayon ang ating final answer, x minus y times x to the 6 plus x to the 5y plus x to the 4y square plus x cube y cube plus x square y to the 4 plus xy to the 5th power plus y to the 6. At yan ngayon ang ating final answer. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Papuri sa Panginoon at mabuhay ang mga kabataang Pilipino. Papuri sa Panginoon magpakailanman. Maraming salamat po.